Kung sinasabi, always just remember this. This is sound, emotion, action, thoughts. Kaya nyo bang pag-isa-isa eh, pag gusto mong umaman, dapat ang lagi mong sinasabi, gusto kong umaman. Ang nararamdaman mo dapat, mayaman ka. Ang action mo dapat, pang mayaman. Ang thoughts mo dapat, ang problema sa atin, gusto mong umaman, ang emotion mo ano? Ang mahirap. Ang action mo, ang haba ng tulog kaysa sa pagtatrabaho. Ang iniisip mo, yayaman ba talaga ako? Now, ano ang point ko, guys? Kailangan lang ito maging align. Paano siya magiging align? Dapat, ikaw mismo, conscious ka sa iniisip mo, conscious ka sa nararamdaman mo, conscious ka sa action mo, conscious ka sa thoughts mo. Example, paano ka magiging positive sa mga negative? May kotse ka, nagasgasan. Positive, negative? Negative. Ang positive nun, kaya ka nagasgasan kasi may kotse ka. Tanungin mo yung mga walang kotse kung nagagasgasan sila. Negative pa ba yun? Nautangan ka. Hindi na nagbayad. Positive, negative? Positive. Bakit? At least may napautang ang, ay, paano may pera na? Gaano ka positive? Yung kaibigan mo nagsabi sa'yo na huwag mo na akong pautangin ulit. Di ba positive yun? Now, ito pa. Ano pa bang naiisip yung mga negative? May sakit. Ang pinakamaganda pag may sakit, nagsasabi ng katawan mo, ano yung dapat ayusin sa sarili mo? Napakadelikado kaya kung walang sakit. Tutumba na lang tayo lahat ng hindi natin alam, malala na pala sakit natin. Alam niyo po ba ang kagandahan sa sakit? Pinakamadaling magdisiplina. Bawal na sa ibaboy, kain ka pa ng kain. Pag lumala ang sakit mo at ang sabi ng doktor, pag hindi ka pa tumigil kumain ng baboy, mamamatay ka na. Oral mismo na ang kapagbago ng diet nila. Ibig sabihin, it's a good sign na binibigyan tayo ng tinatawag na para siyang landmark or ano tawag yan? Hindi pangitay. Ang katina naman ang ilog. Hindi ko maintindihan bakit. Ano kayo darating? Di ba pag kamay, pera daw? Pag ilong, ano kaya? Okay. Anyway, ang sakit, yung reminder. It's a good thing na may reminder siya. Now, balik tayo ito. Guys, the moment nangingintay mo to ng tuloy-tuloy, everything will be very easy para sa inyo. Kaya ang challenge ko palagi, di ba may isa akong post sa Facebook, kaya mo bang maging masaya habang malungkot ka? Kaya mo bang magsipag kahit ayaw mo? Kaya mo kayang maging energetic at inspired kahit grabe problema? Madaling maging positive pag positive nangyayari sa'yo. At lahat tayo kaya natin gawin. Ang tanong, kaya mo maging positive na grabe na ang problema na nangyayari sa'yo? Tinatanong ko kayo. Yes! Kaya niyo bang maging positive kahit grabe na ang problema ng nangyayari? Yes! Kaya? Huwag kayo masyado maging madrama. Ako naalala ko, nung nagsisimula kami guys, minsan ang ulam lang namin, hindi naman dahil sa wala na kami makain, kaya lang ambag-ambag kami ng grupo ko, minsan ang ulam lang namin, ang favorite namin is ang talong, kortang talong. Kasi murang-mura lang yung talong sa Bicol, o talo lang talong sa Bicol eh. Habang kumakain kami doon, masaya lang kami. Never kami nagdadrama. Kasi di ba may mga iba sa atin, kung kumakain ka na lang, kung ano lang yun. Minsan nga, trip-trip na kami, ulam namin, alam mo yung apiso. Yung parang mga chicharon. Di ba yung mga chicharon na apiso? Yun ang ulam namin, may suka, kakanin, okay na yun. Hindi naman makikita ng prospect mo yung laman ng dyan mo. Di ba bakit masyado kang madrama? Di ba may mga ganon? May kumakain na nila ng kung ano tapos madrama pa sila. May iba naman kumakain na masaya sila. Sample. Ako lagi ko pang sinasabi. Kung gustong-gusto nyo maging mayaman, dapat ma-experience yung buhay mayaman. Balik tayo muna pala dito. Paano nyo mararanasan ang buhay mayaman sa 500? Pumunta ka ng Shangri-La. Pagpunta mo ng Shangri-La, order ka, kasi pagpasok mo doon, ang ganda ng ambiance. Sobrang ganda ng Shangri-La. Pagpasok mo doon, ikot ka. Tingnan mo yung hotel. Lahad-lahad ka doon, naka-aircon yung lahat, ang bango. Tapos punta ka sa restaurant.
order ka, kahit isang mango juice, ang mango juice doon mga 300 pesos. Order ka, oh, kita mo. Pag nawawawan ka doon, ibig sabihin, hindi ka pa talaga yayaman. E nangangarap mong yumaman, hindi mo nararanasan buhay ng mayaman, para ka magigigil. Ang problema sa atin, kung tayo, payaman, payaman, power, grabe, alam mo ano mayaman, hindi, payaman, payaman, di ba? Alago yun. Paano ka makakarating sa isang lugar na hindi mo naman alam kung ano pupuntahan mo? Then simulan mo sa maliit, punta ka ng Shangri-La, bayad ka, pa-order po ng mango juice, 500. Pa-order pa ng mango juice, then, andyan yung mango juice mo. Then, namnamin mo. Magdala ka lang muna ng konti ng kahit anong babasahin para hindi halatang yun lang talaga yung order mo, di ba? Doon ka, upo ka, namnamin mo. Grabe, ang ganda. Pag mayaman ako sa susunod, kahain naman ako dito. Di ba? At least na lang ang first step. Then, minamna mo ng sobra. Then, after nun, sabihin mo sa waiter, pahingi pa ng bill. E, pag ano ng bill, bahay ka kay Banner. Alam ko mabigat sa loob mo. Totoo yun. Kasi yung 500 mo, grabe, isang linggo budget na namin. Di ba, naiintindihan ko. Kaya kailangan mo lumabas sa comfort zone. Ang comfort zone mo, yung nagtitipid ka. Ang uncomfortable sa'yo, medyo malaking gasusin mo. Hindi ko naman po sinasabing isakripisyo mo na lahat ng pera mo para maranasan to. Pwede ka naman mag-alat ng panibagong budget. Paano yun? Kung magkano dating kinikita mo, benta ka ng kape. Kung may sobra ka ng konti, yun na yun. Ang tawag ko dito is investment. Investment to. Investment to sa psychological wallet mo para lumaki ng paunti-unti. Okay, now, after magbayad ka 500, magkano sukle? 200. Ito sabihin mo sa waiter. Titigan talaga mo kanya. Kaya waiter, keep the change. Doon mo makikita paano magbago ang isang mukha ng tao sa split seconds. Di ba? Grabe na. Di ba ang saya na yan? Ito sunod ko sabihin. Waiter, okay lang ba pahingi ng tubig? Ano ang sasabihin? Oh, sige po mo, wala po problema. Ang bilis na. Yung kaninang relax. So, naambo na ng 200. Ang bilis na nang gumalaw. Doon mo makikita na iba palang effect. Then, binigyan ka tubig. Inom ka. Tapos, tayo ka. Grabe ang ngiti niya. Ma'am, thank you po. Balik po kayo. Layo ka na. Habang palayo, balikan mo natin yun. Nakatitig pa, ma'am, balik ko kayo, balik ko kayo. Now, ano ang point ko? Naranasan mo. Second, na pwede nyo pong gawin. Ito, since marami naman po mga grupo na nandito. Yan po, sa... Ito, medyo, ano tawag yan? I-describe nyo lang po ng konti. Kasi ang mga networker ngayon, sobrang pong aggressive. Na halos nababan na po tayo sa mga kondo. Kaya i-script lang po ng konti. Kasi ang tawa ko ng tawa one time po talaga. May rarenta ng isang kondo sa Mega Plaza. O kasi tatambang ako ng mga gamit. Bawal na pala networker sa Mega Plaza. Sabi sa akin nung kasi, ay teka lang po. Kasi tinatanong ako ay hente. Mga networker po ba kayo? Ay sabi ko, ano na, ito na yon. Sabi ko, ano yung networking? Di ba yung scam yan? Sabi ko, naloko yan yung ate ko. Sabi ko, bad trip na ako sa mga ganyan eh. Alam mo, sabi, ah, ganun po ba, sir? Ah, sige po, okay lang po. Wala, ba, hindi na po. Hindi na nagtanong. Nakuha ko yung unit. Imagine kaya yun. Okay. Now, nasaan na tayo? Yun. Eto, utang na love. Maging discreet lang. Para medyo, baka susunod niya pati mga hotel, ba na tayo lahat? Ito gawin nyo. May mga hotel na suite. Okay, pag sinabing suite, ito yung medyo pinakamahal na kwarto. May isang hotel na suite na sabihin na natin, pwedeng mga 20,000, 10,000. Dumuhan sa 10. 10,000 pesos hotel experience. Mahal yan! Kung hindi ka pa nga nakakapag-hotel, lalo sobrang mahal yan. Okay. Maghanap ka ng 20 tao. Need pa 500 lang kayo. Now, eto tip ulit. Yan sa Holiday Inn. Yung fourth floor niya nata, fourth floor or third floor, may swimming pool. Tapos meron din yung lobby. Ang tip ko sa inyo, rent, mag-rent kayo. Ang mag-rent ng hotel, mga dalawang tao lang.
bayad ka, ano po man, magsha-check-in, hello, bayad. Check-in na. Ang usapan nyo, dapat gagamitin nyo lang hotel, tigil isang oras. 20 kaya nag-ambagan. Okay. Papasok na isa. Yung isa nandun na sa loob. Picture-picture ka sa bathtub, suot ka ng robe, higa ka sa kama. This is the life of rich and famous. Tapos, after nun, after 1 hour, times up. Baba ka na ulit, uwi ka na, palit naman yung susunod. Ang maganda lang dito, naka-experience kayo lahat ng mamahaling hotel sa tigpabahabang red pesos na halaga. Then doon susunod, doon ka naman kakapak. Sir! Ano kaya pakaramdam na mag-hotel ako ng isang buong araw? O yun naman, next level mo yun. Kasi ang iba sa atin, puro tayo hataw-hataw, payaman-payaman. Pero yung psychological wallet mo, hindi mo ini-increase. Para po siyang baso, na kahit anong sipag mo magsalok ng tubig, kung ang lalagay mo baso, konti lang din ang malalagay. Kaya dapat, maliban sa nagsasalok at nagsisipag ka, lalakihan mo rin yan. Na pwedeng maging tabo, maging drum, susunod maging pool, yun. Yun ang isang mga tip na kailangan nyo. Sa gusto magka-kotse, punta ka sa kasa. Hindi ka naman tatanungin kung may pera ka or wala. Magdamit ka lang na maayos, sabihin mo lang doon sa ahente, bibili po ako ng kotse. O hindi ka naman nagsisinungaling, bakit hindi mo naman sinabi kung kailan? Kung imalo man niya kung after 5 years ka wala bibili. Kaya at least na kaya idea ka na. Ang importante, pagpunta mo doon, sabihin mo, gusto kong bumili ng kotse, anong maganda dyan? Anong bagay sa akin? Aasi kasuhin ka. Minsan pwede ka pang humingi, may kape po ba kayo dyan? Enjoy po kayo ako eh. Libre po talaga ang kape sa loob ng kasa. Kumbaga, okay lang, ano mo, wala namang bawal doon. Now, pasok ka sa kotse. Pagpasok mo sa kotse, sara mo. Namnamin mo ngayon. Naramdam mo anong pakiramdam ng bagong kotse. Ano ang mukha ng mga dating negative sa'yo na nakikita ka ng may kotse. Ano ang pakiramdam mo na pagdaan mo sa EDSA? Dati lagi ka lang nagpapara ng mga jeep or bus. Ngayon may sarili ka ng kotse. You need to help yourself na ma-visualize kung ano ang buhay na gusto mo. Kasi it will never manifest. Kasi parang ganito yan eh. From energy realm, pag dinagdagan mo ng action, mas mabilis siya mag-manifest into material form. Kaya nga kung gusto mong yumaman, di ba iniisip mo, gusto kong yumaman, dapat kinukumbinsi mo mismo yung nasa taas na gusto mo talagang yumaman. Paano makakumbinsi? Dapat ang action mo, itong mayaman. Paano ba maglakad ang mayaman? Dapat ganun ka. Pansin niyo sa mga mamahaling base. Mamahalin, pag may mga babasagin, paano maglakad ang mahirap? Pre, hindi na tayo dyan. Paano maglakad ang mayaman? Normal maglakad. Kaya dapat ikaw, di ba ang pangarap mo yumaman? Dapat the way you walk, pang mayaman. Dapat hindi kayo parang, di ba yung mga ganitong, di ba parang ang baba ng aura mo? Kung medyo ganun ang ano tawag niyan, ang figure ng likod mo, mag-gym ka. Kasi pag nag-gym ka, pag nagbubot, di ba nakikita ang mga nag-gym, di ba maglakad? Straight. Doon pala na-attract mo ng positive. Kasi sa paglalakad ka lang, alam mo na kung sino ang positive, sino ang hindi. And always remember this, we are a magnet. Kung ano ka, yun ang mga magnet mo. Maglakad ka sa kalsada, nakangiti. Ang mga kasalubong mo lahat, maglakad ka sa kalsada na nakasimangot. Ano mga kasalubong mo? Kaya kung gusto mo attract yung positive, ikaw dapat maunang maging positive. Hindi po magyayari totoo yung sinasabi ng iba, apply. Marami ka ba narinig to? Apply, kailangan ko ng kotse para mas madami ang ma-recruit. Hindi totoo yun. Hanggang hindi ka nagbabago sa sarili mo, kahit magkaroon ka pa ng kotse, hindi pa rin yun. Kasi ikaw pa rin ang nag-a-attract ng lahat. Kaya you need to be very careful kung ano ang energy mo kasi yun itatapon mo. Okay. Ano pang pwede niyong gawin? Ma-experience yung bagay na hindi niyo pa nararanasan. Nakasakay ka na ba ng eroplano? Yes! Sa mga hindi pa, goal mo dapat paano ako makasakay. Kung hindi ka pa nakakasakay, punta ka lang ng airport. Di ba, at least makita mo muna yung mga eroplano, anong nangyayari. Ang tawag ko, it is already a step up for you. Napaganda na nun, bakit? Kasi may pagbabago na sa'yo. Pwede ka naman pumasok sa airport at hindi ka aalis. Punta ka dun sa departure area, dun ka, ataw ba? Arrival.
punta ka sa arrival, hindi naman nila tinatanong kung aalis ka o hindi. Sabihin mo lang, may susundo. Maglakad na kayo sa airport. Magpa-picture ka na, magdala ka pa ng bagahe mo, di ba? Grab off to somewhere. May isa akong tao na hindi ko makalimutan to. Lagi ko siya nakakasalubong. May susi. May susi. Ng kotse. Sabi ko, pre, lagi ka naman nakikisabay sa akin. Tapos may susi ka. Parang may kotse ka ba? Sabi niya, wala po upline. Eh sabi ko, ba't ka may susi? Eh, upline. Sabi ko kay Lord, Lord, may susi na ako. Kotse na lang ako. And to in and after 3 months, nagkaroon po siya ng CV. Nagka-conscious po siya. Kasi yung kakilabanan na lang dyan, ito lang tandaan niyo lagi. Nakikinig lagi nga sa taas. Ibibigay niya kung ano ang gusto mo. Kaya kung gusto mo miserable ang buhay, ibibigay niya rin. Kung gusto mo maganda ang buhay, ibibigay niya rin. Kaya mamimili ka ng madalas mo. Ito ang sinasabi ko na sa inyo, yung SEAT. Yung sound, emotion, action, thoughts. Now guys, hindi ka yayaman kung puro ka papasok. Dapat marunong ka rin mag-serve. Okay, ready na?